Oriental Mindoro Governor Humerlito Bonsdolor sinabing magtatagal pa ang cleanup sa mga lugar na apektado ng oil spill. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Bukod sa Pola, Oriental Mindoro, apektado rin ng oil spill ang mga residente ng Bungabong, gaya ni Annalyn, na natigil maglako ng isda dahil sa fishing ban. Nagkakulang kami, paano yung hindi nga makapagtinda, iyon lang naman yung trabaho ko. Tapos ako lang naman yung nakita. Nag-aaral ang mga anak ko, yung isang high school tapos dalawang elementary. Isa pa sa pinoproblema niya, ang buwan ng gastos sa maintenance ng gamot ng asawa na may sakit sa spinal cord para magkaroon ng kita na masukan siya bilang helper sa karinderyang ito sa kanilang lugar. Tiis ng puyat pero kaya naman. Sana. Dahil pag may gayong paho akong income, nakakatrabaho ko dito tapos may ayos ang ano namin, hindi nagkakulang. Hiling ni Annalyn, maalis na ang langis sa kanilang karagatan. Sabi ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor, wala nang naitalang langis na tumagas mula sa lumubog na MT Princess Empress. Pero hindi nito tiyak kung kailan malilinis ang langis sa maraming lugar sa lalawigan. Science will tell us na it can take 4 months, 5 months, 6 months, kasi tatlong bagay yan, shoreline cleanup or coastal cleanup, yung pagkawala ng oil presence sa water, and lastly, hanggang kailan magiging acceptably clean para makapangisda yung tao. Pinatututukan na ni President Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kabuhayan ng mga residenteng apektado ng oil spill. Livelihood cleanup sa mga beach, sa mga shoreline. We are trying to find alternative livelihoods for them until they can go back to their old fishing grounds. Kahapon, bumisita si Senate President Juan Miguel Subiri sa Oriental Mindoro. Dala nito mula sa DSWD ang 10 milyong pisong halaga ng ayuda para sa provincial government, 3 milyong piso naman para sa bayan ng Pola. Bukod sa tulong, hangad ni Subiri na magsilbing aral ang nangyari sa Oriental Mindoro para mas maging handa sa ganitong sitwasyon ng pamahalaan. Katulad ng mga nasa Japan, nasa Korea, kagad-agad kinocordon nila po yung cordon off nila ang oil spill. At hindi na kumakalat. Sana hindi na kumalat kung meron tayong ganung equipment. Sabi pa ni Subiri, itutulak niya ang pag-procure ng mga modernong kagamitan at ayuda, lalo na ang pagkakaroon ng bukod na ahensya na personal na tututok sa mga trahedya. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo. Balitang Southern, Tagalog.